another informative video. Okay, bago ko umalis, kasi paalisan ako, I'll run some errands. Gusto ko muna gumawa ng video kasi I feel like it's very timely. Tsaka namimiss ko yung gantong content. So ano ba pag-usapan natin today? So, what are my top 5 best investments? Actually, ganun lang gawin natin. Top 5 favorite investments. Kasi it might not be the best for you, pero it can be my favorite, or hindi naman siya best para sa akin, favorite ko lang. So, at ano-ano nga ba yung top 5 favorite investments ko at the age of 27 years old? Disclaimer, bago ko magsimula, para po yun sa akin, na kasi vlog ko to eh. Ngayon, kung meron kang investment na tingin mong okay para sa'yo, edi good. Ay, wait lang nga, baka lang marinig niyo yung background kasi yung fan ko yun, hindi na kasi ako nag-aircon kasi paalis na ako. So, baka marinig niyo lang sa background yung hangin. Anyway, ayun. Ano nga ba yung top 5 favorite investments ko at the age of 27? Disclaimer, bago tayo magsimula, sa pananaw ko to sa sarili kong experience. Ngayon, pag tinatawag na investment, ito yung tingin mo na would last you a long time. Either monetary, either through services, overall, things that you think when you purchased or when you availed, parang napabuti yung buhay mo in the long run or maganda yung return or ROI sa'yo. For me, ganun ko tinitignan itong video na to in terms of investment. But if you go on the technical aspect of it, syempre lagi naman natin sasabihin na kapag ang investment, it puts money in the bank or it puts money in your pocket. Pero sa akin, iibahin ko lang yun ng konti para hindi lang masyadong malalim. Because I want this video to be a fun video lang. Ganon. Simulan na natin. Ano ba yung mga favorite or best investments ko at the age of 27? In no particular order, simulan na natin. Number one, ngipin. Hindi po ako nagpa-veneers, hindi po ako yung mga nagpapa-crowns, ganyan-ganyan. Ako, more on the comfort or hindi ako yung sa aesthetics na tinatawag. Bakit bang ngipin? Alam niyo ba before, ang pangit po talaga nung ngipin ko. Hindi dito sa harap, ay sa loob. Tapos pag kumakain ako noon, aalala ko, nag-start siya munang mag-deteriorate around 4th year high school, tapos paano na ng college. Tapos, actually maaga siyang nag-start eh, around 2nd year high school ata ako, ganun. Basta high school, nangingitim siya, ganyan-ganyan. Tapos minsan kapag kakain ka, it bleeds, tapos parang hindi kaaya-aya yung amoy, yung ganun. Tapos sabi ko sa sarili ko, dinidedma ko kasi bata pa naman ako nung alam ko nun. And then, when I started working, I was a working student kasi before. I started working when I was 18 years old. Pinag-aral ko yung sarili ko. Sabi ko, may HMO kami nun, di ko pa naiintindihan yun. And my friends sa trabaho, may mga naging mabuti akong kaibigan sa BPO na napasukan ko. Tinuruan nila ako, di ko pa talaga alam yun. Tapos sabi nila, paayos mo to. Tapos takot-takot pa ako nun magpapast. Hindi naman pala masakit, parang wala lang. Tapos tapos na agad, lilinisin, ifi-fail, ganyan. Yung mga ganong bagay, i-avail nyo yun. Kasi alam nyo, sayang yun eh. Part yun ng benepisyo na natatanggap mo sa company. So gamitin mo. Ako talagang inuubos ko yun. That's how I started. Yung ngipin ko nun, madami na talagang warak. Sa loob, not sa harap. Hindi po ako nagpa-brace. And sa harap ng aking face, okay na ako eh. And even though overbite ako, wala sa akin problema. Kasi I'm all about comfort sa katawan. Alam niyo, why am I considering it one of my best investments? So before, nagtsatsaga lang ako nun sa mga papasta. Pero nilagay ko dun sa notebook ko, papaayos ko yung ngipin ko, sabi ko ganyan. Nag-invest po talaga ako, around 2020 or 2021, grabe laki nung ginastos ko. Umabot yung bill namin ng kapatid ko. Ano na to ha? Yung total bill niyo sa akin, parang nasa 36 or 38,000. Eh di ba may mga HMO less pa yon. Parang binayad ko na lang 27,000. Yung kapatid ko, umabot ng 40,000 kasi ang dami na ring warak nung ngipin niya. And I am such a foodie. Mahilig akong kumain, magsalita. And sa work ko, importante yung how you present yourself, hindi lang yung pag-present sa sarili mo. Paano pag masira na yung mga iba-iba pa, di ba? Inagapan ko na talaga. Basta I paid around 25-27K nun because less pa. Pero ang dami talaga nun. Nilahat, pinalahat ko na. Eh, that time, yung pandemic, wala masyadong mga tao kalaban sa mga dental clinic.
pinalinis ko talaga. Parang mga half day kami na nandun. Kasi nga, dalawa-dalawa lang yun per company every year. Minsan nga, isa. Meron din ako mga companies na napasukan, wala silang health cards, so hindi ko siya ma-maximize. Kaya ako, pinalahat ko na talaga. And now, every time na tingiti ako, hindi lang siya sa labas. Alam niyo, importante, wag lang yung sa harap, yung sa loob talaga. Kasi, ang sarap mo kumain, agapan mo para tumagal yung teeth mo in the long run. Hindi kasi, yung mga ibang tao kasi, syempre, iniisip nila, ngipin lang yan. Pero, alam niyo, isa sa pinakamasakit ata, yung sumakit ang ngipin. So, ako, I don't like that. I make it to a point na malinis siya. Tapos, it's one of my best investments. Kasi, diba, wala na akong iniisip. Tapos, wala na rin itim-itim dati nun pag nahihiya ako minsan kapag, alam, magsasalita ka, ganyan. Ang may itim-itim. Basta ang dami ko talagang itim-itim noon, mga cavities and all. Grabe, naka 5 minutes ako dal-dal. Bilisan natin ha. Sabi ko, bibilisan ko. Second best investment ko, ang aking MacBook. Kasi I consider this as an investment because andito lahat yung buhay ko. Hindi naman literal. But you know what I mean? If you have a good equipment, yun. Kaya naman, sa brother ko, like ko sinasabi sa kanya, yung magsa-start pa lang siya magtrabaho. Ate, bili ako ganyan. Ko, uy, wag nang ganyan. Bili ka nung equipment mo. When I say equipment, kapag nagtatrabaho, laptop po yun. Whether it's a personal computer, PC man yan, desktop, o kaya gusto mo ng laptop, gaming laptop, whatever it is. Ako, sobrang happy ko na purchase ko yung ano na to. Installment pa nga to. Parang ang kulang ko pa ata, 3 buwan. 3 to 4 months pa kulang ko dito. So, it's Feb, March, April, May, June. So, by June or July, tapos ko na tong bayaran. But, diba, you have your own equipment. So, sa akin, masasabi ko sa nanonood, invest on a good equipment because that would last you a long time at marami kang paggagamitan dyan. And yung brother ko, ang dami niyang projects gamit yung laptop niya. Talagang mahal yung binili niyang laptop sa Asus noon. So, yun, give that to yourself. Number 3 na best investment for me, mga gold jewelries ko. Ayan, madami po akong gold jewelries. Talagang mahilig na mahilig ako. Hindi ko po, hindi ko naman sinasabi yung mga tao na nagsusuot sila. Ako kasi personally po, nangangati kasi ako kapag hindi totoo yung ano, yung suot. Yung mga fancy-fancy na ano, pang-aesthetic, nangangati talaga ako. But then, dahil nga makikay ako, looking back, marami rin akong binibiling accessories sa mga department store, ganyan-ganyan. Pero pag uwi ko ng bahay, kamot ako ng kamot. Pero pag sa office, kunyari, demure-demure, pero deep inside ang kati-kati na. Yun, mga necklace. Kaya naman yung nagka-work ako, tapos yung mga OT ko, dun ako nag-start yung mga overtime pay ko. Niipon ko yun, tapos binibili ko ng gold. Dun ako nagsimula. And I really invested in a very good necklace na alala ko. Hindi ko siya kasi ngayon suot kasi, ito ngayon yung lagi kong sinusuot kasi napina-bless ko to sa May Manawa when we went there last year. Kaya ito lagi yung suot ko. Tapos yun, mag-isa pa ako. Diba mag-isa pa ako? Anyway. Yun, invest in good jewelries as much as possible. Gold sana yung bilihin nyo para alam mo yun, nasusuot mo na, pwede mo pang isanla, pwede mo pang ipamana. So, yung binibili mong mga accessories, jewelries, I'm not saying hindi okay yun. Kung masaya ka dun, go for it. But kung nagtatrabaho ka na and tingin mo, kaya mo na, then invest slowly. Kasi ako ganun ginagawa ko. Talagang every year, I make it to a point na may nabibili ako. Parang last ko nga nabili January kasi wala nga ako nabili for myself noong December. So yun, January, nagbili-bili ako ng mga goals. Kaya then, slowly build that. Next, number 4. Isa sa mga best investments ko sa number 4, yung kotse. Ngayon, sasabihin nyo, di ba liability ang kotse? Again ha, when I say investment, ito yung tipong in the long run will give you more returns sa sarili mo. When I say about why my car, kasi alam nyo, I do client visits ha. On top of my job, meron din akong mga personal na grind on the side na isinisingit ko. And sa panahon ngayon, dati hindi ko to na-realize, iba na po talaga yung importansya ng kotse. Di ko po yan na-realize before ha, kasi nga, di ba, okay pa, pero yung nagkaroon ng pandemic, dun ko po nakita yung importansya ng kotse na before hindi ko nakikita. Tapos ngayon, every time na nakakakita ako ng mga nagko-commute, sobra kong saya na may kotse ako. And now, nare-realize ko, ay, good investment pala siya. Kasi, it saves you time. Now, since it saves you time, mas malaki yung, instead na nasa traffic ka, nasa transpo ka, nasa public transpo ka na, iinitan ka, pwede mo siyang itulog. Or pwede kang gumawa ng mas marami pang makabulong bagay that would help you earn money. Like,
minsan pag on the way ako sa work, 1 hour that. Pero kunyari, nagpa-public transpo ako, mag-aalat ako ng 2 hours noon kasi pipila pa ako. Hindi mo pa masasabi kung may traffic, may nasiraan, etc. Eh, dahil may kotse ako, 30 minutes lang, 45 minutes lang, anytime that I want to go out, makakaalis ako agad, ganyan. Kaya mo pang i-control yung oras mo, di ba? Alam mo yung ganun? So for me, I now realize, it became an investment. Lalo pa ngayon na sobrang ayoko na rin ma-hassle. Tapos minsan, sa car ko, dun ako nag-vlog. So alam mo yon, it helps me a lot. Now, in the long run, parang mas maganda din siyang investment for me na alagaan ko siya na meron akong kotse na personal. So, again na, it's my personal definition kasi baka mag-confuse kayo kasi liability na naman talaga ang kotse. Kasi hindi ko naman pinapag-grab yan or hindi naman ako nagka-carpool. But you know naman what I'm saying na investment ko siya para sa akin. Kasi it helps me with my daily tasks sa work na mas instead na ma-hassle ako sa mga traffic, pagko-commute, makaka-uwi ako agad, makakatulog ako. So I'm also investing somehow in my wellness, in my well-being. Ang dami ko nasabi, no? And last na, ang last na best investment ko, syempre, treatments ko sa sarili ko. I like investing in myself and you should also invest in yourself. So, yung mga treatments ko, may tinatawag ko siyang monthly maintenance. Para ko na siyang maintenance talaga. Yung mga diode laser ko sa kilikili, diode laser ko dito sa aking face. Tapos, yung mga treatment ko sa hair, facial treatment. I have a lot of treatments and at the same time, I like drinking a lot of vitamins, kung ano-ano supplement yung mga pinag-iinom ko. But of course, I always have my monthly check-up bago ko bili-bili ng mga kung ano-anong supplement and all. Kasi it's very important you also do your research at magpa-check up ka talaga. So, ayun. I would encourage each and every one of you not to feel bad if there are certain treatments that you want. Makaibang pa nga taong mahilig magpa-enhance, di ba? Or dream nilang magpa-enhance. Go for it! If it kills your insecurity and if it helps you know, yung self-esteem mo mas mapapaigil, and go for it. Ako personally, I wala talaga ako. I don't like to enhance anything in my face. Kumbaga, hindi ko siya insecurity or wala akong naging ganong dream growing up. Ano na bang biggest insecurity ko, if ever? Not really an insecurity, or I would say, if there's something that I want to work on myself, ito talaga, arms. Eh, ang katumbasan naman nito, diet at saka workout na hindi natin ginagawa. So, ayun. Pero overall, ako wala akong gusto ipagawa sa katawan ko, sa mukha ko. Like, I'm also okay with my boobs. Ganyan. Kasi alam nyo, mahirap din na malaki yung ano, ha? Sometimes, ayan, di ko na natuloy yung sinasabi ko si Mitwag. I mean, okay lang ako sa dibdib ko kasi alam nyo, may mga pagmalaking ano mo, di ba? Minsan nasa-sexualize ka or minsan ang hirap humanap ng damit. Gets ba? Di ba minsan kasi di lahat ng okay ka nga sa bewang, sa braso, tas hindi naman siya magkakasya. So ako, madali lang ako nakakahanap ng damit, tapos I can run, alam mo yun. Anyway, at saka pag lumaki ka pa, di ba pag lumaki siya, lalaki rin siya. So ako, okay na ako sa katawan ko, I'm also okay with my height kasi wala naman ako magagawa eh. And I also feel na masaya na ako sa binigay sa akin ni Lord na ito. Wala na akong gustong ipabawas. And lahat naman tayo tatanda eh. Lahat naman tayo tatanda. What I'm saying lang, if it helps you sa pag-improve mo sa sarili mo, yung overall, kasi may mga insecurity talaga mga tao. If may money ka, and if you work hard for it, at gustong-gusto mo, go for it. Ako, I really consider my treatments an investment, as an investment, yung mga pagpapalinis ng mukha, yung mga hair removal. Ako, gusto ko yung mga ganun kasi yung comfort ko. Yeah, ako overall talaga sa katawan ko, yung talagang mga unnecessary hair, ganyan. If it helps you, go for it. Wala namang masama dun. Tsaka nakikita ko yung mga tao na nag-improve talaga. Talagang naging confident sila. So, ako, consider it as an investment kung may gusto ka. Now, kung wala naman, maintain mo na lang. Like ako, I really like the word maintain, yung ganon. Kasi minsan iniisip ng mga tao, ang arte-arte naman, kung ano-ano ginagawa sa katawan, blah, blah, blah. You know what?
they are just trying to maintain. Kasi alam naman natin, lahat naman to mawawala, lahat naman to magbabago over time in the next 5 years. Ako nga lang, dati, kahit anong puyat ko, hindi man ako nagkaka-eyebox. But now, oh, grabe talaga. Kung di ko yan lagyan ng concealer, ang lala ng ano ko, ang lala ng eye bags ko. Kasi lahat tayo tumatanda, una-unahan lang yan. So, wag nyo silang anuhan, i-shame ng arte-arte ganyan. They're just trying to maintain. Kasi hindi naman habang buhay ganito. At maganda rin na naaalagaan mo yung sarili mo. Kasi it also shows na maalaga kayo at the same time, gusto mong maging presentable at walang masama dun. If others think na hindi, wala lang yung mga pera pang paano gawa, ba? Diba? Kung ikaw may pera ka at talaga namang pinaghirapan mo then, girl, go for it, ba? Diba? Hindi lang yan sa babae. Ako, tinuturuan ko lagi yung kapatid ko. Yan, hindi naman kaartehan yun kasi katawan mo yan, tinuruan ko yung kapatid ko. Yung kapatid ko, straight yun, ha? Tapos may girlfriend siya, ang girlfriend niya architect, siya engineer. Sabi ko, in our society, as much as possible, try to be presentable. Invest in yourself. Ngayon, tinuturuan ko yan sa mga pananamit. Tapos, ako nga yung nag-encourage sa kanya sa ngipin. Hindi importante maputi ang ngipin mo kasi naturally naman talaga ang ngipin is yellowish, diba? Pero syempre, kung may extra-extra kang pera, pag po kasi nagpa-whitening ka ng ngipin, may maintenance din yan. Ako, ayoko na ng ganun. Gusto ko lang yung, in the long run, tatagal yung shelf life nung ano ko, yung lifespan ba nung ngipin ko, kasi nga, naalagaan ko siya. So yun, tinuruan ko din siya, kaso kasabay ko siya. Kasabay ko siyang nagpagawa ng ngipin, lalaki yun ha. Mas mahal pa nga yung kanya eh. Mas mahal pa yung kapatid ko kasi wala siyang health card. Tapos sa facial treatment, sumasama rin niya sa akin. Walang masama, lalaki or babae. Minimaintain mo kasi para hindi ka magmukhang hindi presentable sa ibang mga tao. And that's fine. Kasi you're working sa sarili mo. At yun ang pinakamagandang gift at investment na magagawa mo. Kasi there's only one you. So, alagaan mo yung ano. Alagaan mo yung sarili mo. Yun! Those are my top five. Top five favorite investments at the age of 27. O, diba? Hindi siya yung tipong sobrang seryosong usapan. Kasi nga gusto ko yung happy-happy lang kasi paalis na ako. And parang sabi ko, hindi pa tuyo yung hair ko. Gusto ko munang mag-vlog. So, yan. Nakatapat yung electric fan. Tuyo na siya. Pwede na tayong umalis. Yun! Hashtag road to 20k subs. I really appreciate all your comments, suggestions, lahat ng mga sinishare nyo sa akin sa Instagram, sa PM nyo, DMs nyo, and all. Minsan, di ko nababasa yan kasi ayoko naman lagi na sa social media kasi nag-YouTube na nga ako eh. Pero maraming salamat po sa inyong lahat na lagi sa akin nagsusupport. And sana lumaki pa yung channel ko at subaybayin nyo pa yung life ko. Kahit na paulit-ulit minsan yung content ko, I hope I was able to inspire. And I feel like I'm also growing with you. Kasi diba, I get to share my life, ganun. Siguro kahit mga 30% of my life na si Shark, may napipick up naman kayo maski pa paano. Yun, sana ngayong taon, maging 20k subscribers na tayo. Nasa 14,000 na ako. And naniniwala ako, 6k more subscribers bago tayo mag 20k. Naniniwala ako, ma-achieve ko yan this year. Ayun lang! Thank you so much for watching! Bye!